Tayo po ay muling magbabalik upang ipagpatuloy po natin yung ating pong natalakay tungkol po sa bagong taon. Na talakay natin yung mga pamahiin tungkol po sa mga kababayan ng mga nating mga Pilipino, na nabanggit din natin yung ibinigay o aral ng mga babala na ibinigay ng Propeta Muhammad, ang kapayapaan ay sumakanila. At isa po ay muli kong bigyan ng pansin yung natalakay natin kanina na binanggit ng propeta sa isang hadith, ano, nasabi lang dito, ang sala o dasal ng sinuman na sumasangguni sa isang manghuhula ng kapalaran at nagtanong sa kaniya tungkol sa anumang bagay ay hindi tatanggapin sa loob ng 40 at gabi. Pero hindi po nangangahulugan yan na hindi na tayo magdadasal o magsasala. Yung pa nga, may utang ka, kaya kinakailangan mo pang magsala na magsala. Meron pang isang bahagi na sinabi sa ng propeta ang ganito, sino man na lumapit sa isang gumagawa ng orakulo o taong nagbibigay ng balita ng kapalaran, katulad ng mga pamahiin na nabanggit natin, o manghuhula ng kapalaran at naniwala sa kanilang sinabi, siya ay hindi naniwala sa mga bagay na inihayag kay Muhammad, ang kapayapaan ay sumakanya. Ibig sabihin, tulad din siya sa isang tao na hindi naniniwala kay Muhammad, sapagkat siya naniwala dito, may sinabi ang propeta, yung pinaniniwalaan mo ay taliwas sa kanyang mga sinabi. Nabanggit ko sa kahuli-huling bahagi kanina ang tungkol sa mga pamahiing ito na nabanggit din sa Biblia. Alam po ninyo, mababanggit po dito sa Biblia, sa Deuteronomy kapitulo 18, ay mababasa natin ang ganito mula po sa talatang 10 hanggang 13 doon po sa mga nagbabasa ng Biblia. Itong talata nito ay para din sa mga kapatid natin na mga Kristiyano, na ang mga kaugalian pala natin sa bagong taon ng mga ginagawa ay bawal din sa Biblia. Tignan po ninyo, basahin po ninyo. Huwag kayong makakasumpong sa iyo ng anumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nang huhula, o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador, o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at sa dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinapalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpaksakdal sa Panginoong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga pamahiin at mga manghuhula. Ngunit tungkol sa iyo ay hindi pumayag ang Panginoong Diyos na gawin mo ito. Tignan ninyo, sinasabi mismo. Kaya yung mga kaugalian natin yan, bukod sa ito ay nanggaling sa paganong selebrasyon. Kahit ang mga naunang Katoliko noon, mga Kristiyano, hindi nagsa-celebrate dito. Pero lumipas ang panahon, nahila tayo ng mga nakakaaliw ng mga selebrasyon na ito na walang kinalaman ang Diyos. At ang Biblia mismo at sa mga gawain ito ay binibigyan niya ng pansin. Totoo nga bang may kaswertihan sa panahon ng tinatawag na bagong taon? Mapalad nga ba ang mga nakikilahok sa mga gawain ito, sa mga kapistahan ito? Tignan natin ang mga sakuna sa panahon ng bagong taon. Ang pagpaputok ay isang tradisyon ng mga Pilipino sa pagsalubong sa bagong taon. Ito'y namana natin sa mga Incik bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang paniniwala nung una ay ganito. Ang mga paputok o firecrackers at pasiklab, fireworks, ay makapagpapataboy sa mga masama at malas na espiritu. At hindi silang naghahandlang asenso at mapagpalang taon.
Ito po ang mga bagay kung bakit meron pa. Sa mga tala po ng ating Department of Health ay napakarami pong nadidisgrasya sa panahon ng bagong taon. Dahilan sa alin? Sa paputok na ito. Nasabihan niya nila sa mga pamahitong, sa mga paniniwalang ito na itinataboy ang mga masasamang elemento o masasamang espiritu. Paano naging maswerte ang panahon na ito? Samantalang kung titignan ninyo, makikita natin sa mga pahayagan ha, na may mga tao na nagkikilahok sa mga gawaing ito ay naputulan ng paa. Daliri, kamay, tenga, at nagkakaroon pa po ng sunog. Mga nasunugan ng bahay, ang dami. Eh, nagiging salot lalo ito. Nasabuyan ng pulbura, nasunog ang balat ng katawan, nabulag dahil naputukan, naaksidente sa sasakyan dahil sa lubos na kalasingan, inuman, nag-aaway, nagpapatayan. Eh marami tayong nababalita ng mga ganyan. Marami rin immoral na nangyayari sa araw ng selebrasyon na nagaganap sa mga pagtitipon o party. Nandiyan ang mga inuman. Sa ayawan, hindi maganda ang panahon ng selebrasyon ito. Maraming disgrasya. May mga ibang babae pa nga, nawawala ang pagkabirhen dahil sa labis na kalasingan. Panahon pa man din ng tinatawag na bagong taon. Ito ang kanilang mga nangyayari. Pero sa isang bahagi, may mga katanungan ang mga kapwa natin Muslim tungkol sa selebrasyon ito. Isinasama na po natin ang kalahatang pang-selebrasyon. Kinakailangan po nating sagutin ang mga ilang katanungan ng mga kababayan po nating Muslim at man din ay impormasyon para sa ating pong mga taga-subaybay ng mga Kristiyano o ano pa man po ang inyong sekta o relihiyon. Ganito po ang tanong. May mga Muslim na nakikisama sa gawain ng mga Kristiyano ukol sa pagdiriwang ng kanilang mga kapistahan katulad ng Pasko. Lalong higit ang tinatalakay natin dito ay bagong taon. Ano ang maipapayo natin sa kanila? Ang pakikisalo sa ganitong gawain ng isang Muslim sa mga Kristiyano o mga hindi mananampalataya ay hindi po ipinapahintulot. Sa katotohanan, ito'y kinakailangang iwasan sapagkat itinuro ng propeta at nagbigay ng babala na ang makisalo o makigaya sa ganitong gawain ay ibinibilang siyang kasama sa relihiyong ito. Yan po yung nabanggit nating kanina. Nangangahulugan lamang na nawala ang kanyang pagka-Muslim. Sa karagdagan pa, hindi ipinapahintulot sa mga mananampalataya na tumulong o magbigay ng anuman sa gawaing ito sapagkat ito'y labag sa katuruan ng Islam. Ito'y sinabi ni Allah sa Quran na ganito po ang pagkakasabi sa chapter 5 verse 2 ng banal na Quran. Ang sabi, kayo'y magtulungan para sa kabutihan, pagkatarungan at kabanalan. Datapat huwag magtulungan ang bawat isa sa kasalanan at paglabag sa kautusan. At matakot kay Allah, katotohanan si Allah ay migpit sa kaparusahan. Kaya yung pong pakikisama tungkol sa mga bagay na ito ay hindi po ipinapahintulot sapagkat para ka na rin nakikisalo doon sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Kaya nga, ang pakikisama sa ganitong uri ng gawain sa mga hindi mananampalataya ay pakikisama na rin sa kasalanan at paglabag sa kautusan. Ganito pa po ang sinabi ng propeta. Sino mang gumagawa ng anumang bagay na hindi ayon sa ating pananampalataya na kinakailangan ay hindi talaga umiral, iyay walang kinalaman sa atin relihiyon. So kung meron kang mga bagay na ginagawa na kailanman ito hindi itinuro ng propeta o binanggit sa Quran, yan ay hindi para sa atin. Sumasama ka sa mga gawain yan. Maliwanag po. May tanong pa. Ano ang katuruan ng Islam ukol sa mga Muslim na binabati ang Kristiyano
o hindi mananampalataya ukol sa kanilang mga kapistahan at pagdiriwang. Halimbawa nito'y Merry Christmas o Happy New Year. Anong isasagot ninyo? Ano ang dapat na gawin ng isang Muslim? Ang pagbati sa mga hindi mananampalataya ukol sa Pasko o mga kapistahang katulad nito ay ipinagbabawal ng mga dalubhasang Muslim. Higit pa rito ang Bagong Taon sapagkat ito po ang ating tinatalakay. Ito ay ipinagbabawal na gawain sapagkat katulad na rin ito na binabati natin sila sa kasalanan. Ba, sabihin natin, Happy New Year! Eh, sa panahon ng Bagong Taon, eh, maraming mga gawain dyan na ginagawa ay puros kasalanan. Eh, para natin silang binabati na, masaya yan. Hindi po natin yan dapat na gawin. Ayon sa mga dalubhasa, ang gawain ng pagbati ay higit pang malaking kasalanan kaysa sa pag-inom ng alak, pagkitil ng buhay ng tao, pangangalo niya at anumang mga kasalanan katulad nito. Marami sa mga manampalataya dahil sa walang respeto o walang galang sa relihiyon ay bumabagsak sa ganoong uri ng pakikisamlamuha at hindi nauunawaan kung gaano kapangit ang gawain ito. Sino man ang bumati, sa sino man gumagawa ng kasalanan, o ay isang pagtaliwas sa relihiyon o bidaa, o hindi naniniwala sa bagay na ito, ay matuturing natin na kufur. Ang ganitong o, sabi natin, ay hindi mananampalataya. Ang ganitong uri ng tao ay pasasailalim sa galit ni Allah. Ang gawain ng pagbati sa okasyon ng mga di mananampalataya ay katumbas na rin ng pag-ayon sa kanilang hidwang pananampalataya. Sinabi ni Allah ang ganito, kung ikaw ay tataliwas sa paniniwala, kung magkagayoy katotohanan, hindi ka kailangan ni Allah. Siya ay hindi nasisiyahan sa taliwas na paniniwala ng kanyang mga lingkod. Yan po ay mababasa natin sa chapter 39, verse 7 ng banal na Quran. At ganito pa rin ang sinabi. Sa araw na ito, sabi ng Quran, sa araw na ito ay nilubos ko ang relihiyon para sa iyo at ginawang ganap ang aking kabutihang loob sa iyo at pinili ko sa inyo ang Islam bilang iyong relihiyon. Kaya nga, ang batiin sila sa okasyong ito ay haram o ipinagbabawal kahit na ano pa ang relasyon natin sa kanila kung kaibigan natin sila. Kaya nga, kasi may mga gumagawa pa niya, mga Muslim na nagpapadala ng mga Christmas card o sinasabi natin ng mga greetings ng Happy New Year. Ito po ay labag sa prinsipyo na sinasabi ng Islam at sinasabi ng propeta at ng Quran. Hindi po dapat tayo nakikahalubilo sa mga ganitong gawain sapagkat ang Allah ay mapupuot sa atin. Mayroon pang isang tanong na makikita tayo. Ito pa ang tanong na minsan ay dumarating sa atin lalo na sa mga tagapagturo ng relihiyon. Papaano tayo sasagot sa kanila kung tayo ay binati nila? Katulad ng Happy New Year o pagbati at iba pang mga katulad nito, Merry Christmas, Happy Birthday, Happy Valentine's. Ano ang dapat na isagot ng isang Muslim sa mga ganitong kalagayan na ito ipinagbabawal sa Islam pero tayo ang binabati? Ito po ang sagot. Iniutos ng Quran na ang bawat mananampalataya ay ipalaganap ang kabutihan at salungatin ang anumang kamalian. Kung babatiin nila tayo ng okasyon ito ng kanilang kapistahan, ng mga ipinagdiriwang, ay hindi natin kinakailangan sumagot na katulad ng kanilang ginagawa. Kaya pagka sinabi natin Merry Christmas, sabihin din natin Merry Christmas din sa iyo. No, ipinagbabawal sa Islam. Sapagkat kung gagawin natin ito, katumbas na rin na tayo sumasang-ayon sa ganitong gawain. Na ang gawain ito ay tiyak na nakinasusuklaman ni Allah. Sa natalakay natin sa itaas o kanina, ang pagdiriwang ng Pasko o Bagong Taon kailanman ay ginaganap ng mga naunang ay hindi ginanap ng mga naunang tagasunod ni Jesucristo. Kung hindi nila ito ginanap, kung kayo po ay Kristiyano, hindi dapat natin ganyan. Pero dahil sa
Wala nang tayong oras, tayo po ay magbibigay ng paalaala sa ating pong, huwag po kayong aalis sapagkat itutuloy po natin ang pagtalakay na ito ng mga tanong tungkol po sa mga ganitong kapistahan na labag sa relihiyon. Kami po ay muling magbabalik.